Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kapag ba naramdaman mo na hindi ka na mahal ng taong mahal mo, mamahalin mo pa rin ba siya? O puputulin mo na ang lahat sa inyong dalawa? Maniniwala ka bang mahal ka niya? Dahil paulit-ulit niya yung sinasabi? O mas maniniwala ka sa nararamdaman mo na ang pagmamahal niya sa'yo ay matagal nang naglaho? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Aina. Hindi ko tunay na pangalan yan. 24 years old na ako at nagtatrabaho sa isang lugar na maraming iba't ibang kulay ng ilaw. Mga kamay na nagpapalakpakan at mga taong karamihan ay naghahanap ng mapaglilipasan ng init ng katawan. Oo, Mama Mia. Kabilang ako sa mga babaeng tinatawag nilang mababa ang lipad. Lumaki ako sa isang malaki at magulong pamilya na nagsisiksikan sa isang maliit na bahay. Walo kasi kaming magkakapatid. Lasinggero ang tatay ko at sugarul naman ang nanay ko. At dahil halos araw-araw silang nag-aaway sa bahay, ay mas pinipili ko talagang umalis ng maaga para pumasok sa school at magpa-late ng uwi kesa marinig ang mga sigawan at murahan nila. Minsan kasi ako na ang nahihiya sa mga kapitbahay namin, lalo na kapag sinasaway na sila. Nasa third year high school ako nang makilala at maging kaklase ko si Denver. Isa siyang repeater student na 3 taon ang tanda sa akin. Siya ang unang lumapit sa akin, Mama Mia, at nakipagkilala. Naging close kaagad kami hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Mama Mia, bago kami magtapos ng third year ay nabuntis ako ni Denver. Nang malaman yon ng mga magulang ko ay pinalayas nila ako sa bahay. Kaya tumigil ako sa pag-aaral at nagsama na lang kaming dalawa. Ang buong akala ko noong una, Mama Mia, ay nakaligtas na ako sa malaimpyerno naming bahay noon. Ang buong akala ko ay madali lang ang buhay may pamilya. Lalo na at alam kong mahal na mahal ako ni Denver. Ang buong akala ko, Mama Mia, ay langit na ang dadanasin ko sa piling ni Denver. Pero hindi pala. Dahil mula ng mga nakako ay nagbago ang ugali niya. Palagi siyang umuwi ng lasing, galit at nagwawala. Lalo na kapag wala na kaming pera. Pareho pa naman kaming hirap na makahanap ng trabaho dahil hindi kami nakapagtapos kahit high school man lang. Nasaan ka ba? Ano ba, Denver? Malalim na ang gabi. Sumisigaw ko pa dyan sa labas ng kwarto. Saka hinaan mo nga boses mo dahil baka magising ang anak natin. Pahingi nga ako ng pera. Paano ako magkakapera? Eh wala ka namang inaabot sa akin ni panggatas ng anak natin. Pwede ba huwag ka na lang mag-inarte dyan? Pinuntaan ka ng ate mo dito kanina umaga, di ba? Alam ko ay nabutang kanya ng pera. Labas mo na, makabalik na ako sa tropa ko. Tapos ano? Ay, pang-iinom nyo na naman ng alak? Denver, lasing na lasing ka na oh. Tapos babalik ka pa doon para makipag-inuman ulit? Ang dami mo naman sinasabi. Magbibigay ka ba o kakalgalin ka yung wallet mo dyan sa loob ng kwarto? Wala nga kasi akong pera. Oo, pumunta dito ang ate ko kanina.
Pero may dala lang siyang diaper at gatas para kay baby. Hindi niya ako inabutan ng pera dahil wala rin naman siyang trabaho. Saka pwede ba, Denver? Wala ka nang inaabot na pera para dito sa bahay. Panay bisyo pa yung inaatupag mo. Hoy! Huwag nga nangingialam sa ginagawa ko sa buhay ko. Hindi ako makikialam kung hindi kami naaapektuhan ng anak mo. Palibhasa kasi hindi mo alam kung gaano kahirap i-budget ang 100 piso na kinikita ko sa araw-araw mula sa paglilinis ng mga kuko ng mga kapitbahay natin para lang may panggastos tayo dito sa bahay. Oh, di ikaw na nagtatrabaho. Yun naman ang gusto mo ipunto, di ba? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, mag-asawa na tayo kaya dapat nagtutulungan tayo dito sa bahay. Pwede ba? Hindi tayo mag-asawa. Naanakal lang kita. Yun lang yun. Kung bakit kasi sa akin ka pa nagpabuntis eh. Naanakan lang? Yun lang pala ako sa'yo? Wow ha! Parang ako pa yung sarap na sarap habang ginagawa natin yung bata. Tumahimik lang ha. Wala naman pala ako mapapala sa'yo eh. Ano? Tatalikuran mo na naman ako. Aalis ka na naman ng bahay. Tapos uuwi ka ng laseng para manghingi ng pera. Denver, parang hindi ka pa tatay kung kumilos ha. Parang hindi ka lalaki. Sinabi nang tumahimik ka ng buwisit ka eh! Aray! Denver! Bitawan mo yung buho ko! Nasasaktan ako! Ano ba yung pinagmamalaki mong babae ka? Ha? Ha? Aray! Yung bariyang kinikita mo sa paglilinis mo ng kuko? Aray, ano ba dapat? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ha? Sa palengke ka nalang magtrabaho dahil mas malaki ang kikitain mo doon! Hindi nga pwede! Kasi walang magbabantay sa anak natin! Eh di hayaan mo siyang umiyak! Tatahimik din naman yan kapag napagod na siya kasi wala na tayo may pakain sa kanya. At ikaw, makinig ka sa akin babae ka, napakawala mong kwenta. Sa susunod, wag na wag mo akong babastusin at sisigawan kung ayaw mong lumuway ang mata mo sa mga sampal ko. Pwe! Makaalis na nga dito sa buwisit na bahay na to. Buwisit ka! Mabuwisit kayo lahat sa buhay ko! Lalo ka na! Hindi yon ang unang beses na sinaktan ako ng physical ni Denver, Mama Mia. Madalas yung nangyayari lalo na kapag lasing siya. Tiniis ko lahat yon dahil ayokong maghiwalay kaming dalawa. Ayoko kasing lumaki ang anak namin na hindi buo ang pamilya. Kaya kahit araw-araw akong nakakatikim ng mura, sigaw, suntok, sipa, sampal at sabunot mula kay Denver ay ayos lang. Basta hindi kami maghihiwalay at hindi niya ako iiwanan. Pero lahat siguro ng pasensya at pagmamahal, Mama Mia, ay may hangganan talaga. Lalo na kapag hindi naman nasusuklian ng tama. Pagkalipas ng 4 na taon ay bigla na lang nabasag ang helmet ng kamartiran ko. At sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na iwanan na si Denver. Bukod kasi sa mga bisyo at pananakit niya sa akin, ay hindi ko na rin matiis ang pambababae niya. Kaya tuluyan na akong umalis ng bahay kasama ang anak namin. Humingi ako ng tulong sa dati kong kaklase na si Glenda para makapagtrabaho sa Maynila. Ang anak ko ay iniwanan ko muna sa kapatid ko na may sarili na ring pamilya. Tinulungan naman ako ni Glenda at hindi na ako tumanggi pa sa trabaho na inaalok niya sa akin. At ang trabahong yun, Mama Mia, ay ang maging dancer at entertainer sa club kung saan din siya nagtatrabaho. Baboy, kumuha ka lang din. May mga tinake out naman ako dyan. Sige, salamat ha. Wala yun? Lugaw lang naman to? Hindi lang naman dito sa pagkain. Pati na rin sa pagtulong mo sa akin. Sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inuupahan mo at sa pagrekomenda sa akin sa trabaho. Akala ko nga hindi mo tatanggapin eh. Lalo na nung sinabi ng manager ng club na bawal ang maarte kapag hinahawak-hawakan.
Alam mo na, pareho tayo na laking probinsya. Ang totoo, nagdalawang isip talaga ako na tanggapin. Pero na-realize ko, wala na rin namang mawawala sa akin eh. So okay lang din sa'yo kapag may customer na nag-take home sa'yo? Siguro. Sabi nyo, di ba, mas malaki ang kita doon? Oo, doble ang kita noon kasi triple ang effort ng trabaho natin. Basta ang golden rules kapag nagpapa-take home tayo, pipikit ka lang at dapat marunong kang magpigil ng matagal na hininga. Gaano katagal naman ako dapat hindi huminga? Hanggat kaya mo. Lalo na kapag dinidikit na nilang labi nila sa'yo. Naku girl, sinasabi ko sa'yo, karamihan sa kanila, parang bulok na kanal ang amoy ng bunganga. Grabe siya. Uy, real talk yun ah. Kaya dapat palagi kang may baong mouthwash at pabango. Girl, tingnan mo tong cellphone ko. May nag-comment dun sa group picture natin na in-upload ni Mama Lauro oh. Ano sabi? Ang ganda raw nung nakapula at ano raw ang name? Baka raw single pa at pwede niyang ligawan pag uwi niya galing abroad. Eh, ikaw lang kaya ang nakapula sa atin. Patingin nga ng profile niya. Eto oh, Roger pala ang pangalan niya. In fairness, pogi si kuya. Oo nga no, may itsura siya. Tsaka sa abroad pa pala siya nagtatrabaho. Oh, may comment pa uli siya. Baka raw pwede kanya i-add sa Facebook. Nako girl, yung mga ganitong lalaki, mag-iingat ka rin ah. Alam mo na, sa klase ng trabaho natin, mahihirapan tayong humanap ng seseryoso sa atin. Pero hindi naman lahat ng lalaki mababa ang tingin sa atin. Naniniwala pa rin ako na may ilan na kaya tayong seryosohin at mahalin ng totoo. Basta dapat, marunong ka lang kumilatis. Mama Mia, nakukuha ko naman ng point sa mga sinabi ni Glenda. Pero kahit paano ay umaasa pa rin ako na makakakilala ako ng lalaking seseryoso at tatanggap sa akin. Inad nga ako ni Roger sa Facebook. Nalaman ko na kaibigan pala niya ang manager sa club na si Mama Lauro. Nagsimula na rin kaming magka-chat at video call. Sinabi niya sa akin na isa siya sa mga OFW. 39 years old at may limang anak na siya pero hiwalay na sa kaniyang asawa. Hindi nga nagtagal, Mama Mia, ay niligawan ako ni Roger. Mama Mia, magaan siyang kausap. Naikwento ko na nga rin sa kanya halos lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Tungkol sa mga magulang ko, kapatid, anak at sa dati kong kinakasama na si Denver. Lahat yun ay tanggap niya raw, sabi niya. Pati nga ang klase ng trabaho na meron ako ngayon. Pakiramdam ko tuloy, Mama Mia, ay hindi pa man kami nagkikita ng personal ay nagsisimula na akong magkagusto sa kanya ng totoo. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa akin na seryoso siya sa kanyang panliligaw. Kahit kasi nasa abroad siya ay nakakatanggap ako ng mga regalo mula sa kanya. Kagaya ng mga kwintas, bulaklak, stuffed toys at kung ano-ano pa. Yun ang mga dahilan para lalo akong kiligin at mahulog sa kanya. Sa totoo lang, Mama Mia, habang tumatagal ay nararamdaman ko ang hirap ng klase ng trabaho na pinasok ko sa Maynila. Lalo na kapag tumatanggap ako ng mga take-home request. Kagaya nga ng sabi ni Glenda, kailangan marunong kaming magpigil ng hininga, lalo na kapag matanda ang customer namin. Pero syempre wala naman akong ibang ginawa kung hindi ang ipikit ang mga mata ko habang nagtatrabaho ako kapag nagpapa-take home. Wala rin naman kasi akong alam na ibang gawin kung hindi maglinis ng mga kuko sa paa at kamay. Mabuti na lang kahit paano pagkatapos ng trabaho ko ay nakakausap ko si Roger.
Napapagaan niya ang loob ko sa mga simpleng kwento at jokes na baon niya. Tumagal din ng 4 na buwan ang panliligaw niya sa akin. At ang pangako ko sa kanya, sasagutin ko siya kapag umuwi na siya ng Pilipinas. Akala ko talaga, Mama Mia, ay hindi seseryosohin ni Roger ang sinabi niya na kapag umuwi na siya ng Pilipinas ay pupuntahan niya ako. Kaya nagulat na lang ako nang bigla na lang akong lapitan ni Glenda habang nagme-makeup ako sa dressing room. Kilig na kilig siyang sinabi sa akin na nasa labas na raw ang Prince Charming ko at hinihintay ako. Akala ko talaga kung sinong customer ang tinutukoy niya. Nagulat na lang ako nang pagsilip ko, si Roger ang nakita ko na naghihintay sa may lamesa na palagi kong pinagdadalhan ng alak. Hi, Roger. Aina, nandiyan ka na pala. Halika, upo ka. Salamat. Kanina ka pa? Medyo. Inagahan ko talaga kasi baka may mauna mag-request na i-table ka. Sana sinabi mo na pupunta ka ngayon para ni-reserve na kita ng schedule ko. Eh, syempre. Gusto kong sorpresahin ka. Mas maganda ka talaga sa personal. At hanggang ngayon, binubola mo pa rin ako. Hindi nga ako bolero. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ah, ito nga pala. Para sa'yo to. Yung promise ko na bulaklak saka imported na tsokolate. Wow! Thank you! Akala ko talaga nagbibiro ka lang sa sinabi mo na pupuntahan mo ako dito eh. Ah, pwede ba naman yun? Sinabi ko naman sa'yo na seryoso ko sa'yo, di ba? Ikaw lang eh. Ayaw mong maniwala sa akin. Naman sa ganun. Siyempre, hindi lang ako makapaniwala. Lalo na ngayon. Kasi halos 4 na buwan tayong magkausap lang sa cellphone. Tapos ngayon, eto ka na. Hindi ka makapaniwala na nandito na ako? O hindi ka makapaniwala na mahal kita? Mahal mo ko? Oo. Diba sinabi ko na sa'yo noon, unang beses pa lang na nakita ko ang picture mo na in-upload ni Lauro, na in love na kaagad ako. Kaya nga hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na makausap at ligawan ka. Kasi Aina, sa maniwala ka at sa hindi, seryoso talaga ako sa'yo. Mahal kita. Kahit may anak na ako? Ako rin naman ah. 5 pa nga eh. Mahal mo ko kahit ganito ang trabaho ko? Kahit ano pa man ang trabaho mo. Kasi Aina, hindi naman yun ang dahilan kung bakit mahal kita eh. Mahal kita dahil yun ang nararamdaman ko. At wala akong pakialam kung ano pa man ang kwento ng nakaraan mo. Ano ba yan? Unang pagkikita pa lang natin, pinapaiyak mo ko kaagad eh. Ayaw nga. Baka sabihin ng mga katrabaho mo, unang araw pa lang na tayo, pinapaiyak na kaagad kita. Tayo? Oo. Di ba sabi mo kapag umuwi na ako ng Pilipinas at pinuntahan kita dito, sasagutin mo na ako? Oh, eto na ako. Kaya, tayo na. Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako nagustuhan? Ay, sorry. Akala ko kasi pareho tayo ng... Oo na! Sige na! Anong oo na? Oo na. Sinasagot na kita. Ibig sabihin, tayo na. Mama Mia, hindi ko na nga pinatagal pa ang panliligaw ni Roger. Sa unang pagkikita namin ay sinagot ko na siya. Kasi sa totoo lang, magkausap pa lang kami sa chat at video call, alam ko na sa sarili ko na mahal ko na siya. At mas lalo ko siyang minahal nang magsama kami sa iisang bahay. Oo, Mama Mia. Ibinahay na ako ni Roger. Ang sabi pa niya ay huwag na raw akong magtrabaho sa club. Pero ako ang nagpumilit na magpatuloy sa pagtatrabaho. Una kasi ayokong maging pabigat.
Pangalawa, may responsibilidad din ako sa anak ko sa probinsya. At ayokong ipasaluyon kay Roger. Kaya naman, sa pagpupumilit ko ay hinayaan na rin niya na magpatuloy ako sa pagtatrabaho. Habang siya naman ay inaayos ang negosyong tindahan ng bigas at mga karne ng baboy at manok. Ayaw na rin daw kasi niyang bumalik sa abroad. Ayaw na niyang mapalayo sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, mahal na mahal niya raw ako at ganun din ako sa kanya. Late ka yata, girl. Medyo traffic kasi eh. Saka pinaghanda ko rin muna si Roger ng hapunan bago ako umalis ng apartment para pag uwi niya, may aabutan siyang pagkain. Naks, ang sweet naman talaga, oh! Hindi naman. Naiiwan ko pala yung lipstick ko. Meron ka ba dyan? Yung kulay pula? Oo, eto. Masyado yatang mapula to para sa akin. Meron ka ba dyan yung medyo light lang? Eh, eto yung paborito mong kulay ng lipstick, diba? Kasi sabi mo para mapansin ka ng mga customer kapag nagsasayaw na tayo. Ayun na nga eh. Ayoko sanang masyado nila akong mapansin. Para kapag tinable nila ako, saglit lang. Okay, eto oh. Mas light ang pagkapula. Ayan, salamat. Oo nga pala, nire-request ka rin ni Mr. Teng na i-take home bukas. Nakalimutan ko sabihin sa'yo kaninang umaga kasi nagmamadali ka ng umuwi. Ako raw ba talaga yung gusto niya? O pwedeng mag-recommend ka na lang ng ibang kasama natin. O bakit? Malaki magbigay ng tipang parokyano mo na yun, ha? Sayang naman. Sa totoo lang, ayoko na rin kasi munang magpa-take home sa mga customer. Dahil ba kay Roger? Pinagbabawalan ka ba niya? Di naman sa ganun. Choice ko talaga to. Gusto ko lang sanang malaman niya na kahit dito ako nagtatrabaho, siya lang yung lalaking nakakagamit ng katawan ko. Ang laki talaga ng pinagbago mo, girl! Samantalang dati, kahit sinong customer lang na tinitake home ka, go na go ka! Ngayon, hindi na. Alam mo, ang swerte-swerte ni Roger sa'yo. Hindi, no. Mas maswerte ako sa kanya. Biruin mo, may anak na ako sa pagkadalaga. Tapos dito pa ako nagtatrabaho. Pero tinanggap at minahal niya pa rin ako. Ang sarap naman nun. Sana makakita rin ako ng isang kagaya ni Roger na magmamahal sa akin ang totoo. Mama Mia, mula nga nang maging kami na ni Roger, ay hindi na ako nagpapa-take home pa sa mga nagiging customers ko. Hanggang table-table na lang at konting hawak. Malaki talaga ang kinikita namin sa bawat gabi na nagpapa-take home kami. Pero dahil seryoso talaga ako sa relasyon namin ni Roger, ay hindi na ako pumapayag pa kahit gaano kalaki ang ino-offer sa akin ng mga dati kong regular customers. Minsan pa na si Mama Lauro na ang nagpa-request sa akin, pero nakiusap ako na wag na lang muna. Pumayag naman siya at naiintindihan naman daw niya ako. Gusto ko kasi talaga, Mama Mia, na iparamdam ko kay Roger na kahit dun pa ako nagtatrabaho sa club, ay siya lang talaga ang lalaking pinaglalaanan ko ng aking katawan. Gusto kong iparamdam sa kanya sa paraan na alam ko kung gaano ko siya kamahal. Mula nga nang maging kami ni Roger, ay hindi na ako nagpa-take home pa sa mga nagiging customers ko.
Sa tuwing sasabihin ni Roger ang mga salitang I love you, pakiramdam ko talaga noon, Mama Mia, ay ako na ang pinakamagandang babae sa club namin. Sa loob pa lamang ng ilang buwan ay pinaramdam niya sa akin kung gaano ako ka-espesyal sa buhay niya. At ganun din ako sa kanya. Sa bawat araw na magkasama kami ay pinaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At ang buong akala ko noon, Mama Mia, ay pwede na akong maging habang buhay na masaya. Kasi may isang Roger na tumanggap sa akin sa kabila ng kwento ng nakaraan ko. Pero hindi pala. Halos mag-iisang taon pa lang kaming nagsasama nang bigla na lang siyang nagbago. Naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Palagi siyang umaalis ng bahay kaya halos hindi na kami nagkikita at para bang iniiwasan na rin niyang makatabi ako sa kama. Hanggang sa nalaman ko na lang na may iniinom na pala siyang gamot para sa sakit niyang STD. At ako ang pinagbibintangan niyang nakahawa sa kanya na labis kong ikinasama ng loob. Dahil una sa lahat, Mama Mia, bago pa kami magkaroon ng relasyon at noong mga panahon na nagpapa-take home ako sa mga nagiging customers ko, ay palagi kaming gumagamit ng protection. Kaya para sa ikakapanatag ng loob ko ay nagpa-check up na rin ako. At doon ko napatunayan na wala talaga akong sakit. Mukhang hindi pa nakakaalis si Roger ah. Kasi nandito pa ang mga gamit niya. Baka nagsha-shower pa yun. Ayusin ko nga muna tong gamit niya bago ako maghanda ng almusal. Sino tong Pauline na nagchat-chat sa kanya? Kasahin ko nga. I miss you too, babe. Send ka ng picture mo pagkatapos mong maligo, ha? Wait kita dito sa apartment mamayang lunch. Sino ba tong babae na to? Saka bakit... may malalaswa silang palitan ng mga litrato dito sa chat nila ni Roger. Aina! Nakauwi ka na pala? Teka! Bakit pinapakailaman mo yung cellphone ko? Walang hiya ka, Roger! Kailan mo pa ako niloloko? Sabihin mo sa akin! Kailan ka pa ng pababae? Pwede ba? Tumigil ka nga dyan? Wala akong babae. At mas lalong hindi kita niloloko. Magde-deny ka pa? Eh sino tong puli na ka-chat mo? Bakit mo kasi pinapakailaman ang cellphone ko? Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino tong puli na ka-chat mo? Bakit may palitan kayo ng malalaswang litrato? Sagutin mo ako! Babae mo ba siya? Sumagot ka! Oo! Oh, okay na ba? Titigil ka na ba sa kakatanda mo? Walang iya ka! Maluloko ka! Binigay ko naman sa'yo ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. Bakit kailangan mo pang mambabae? Bakit? Tumigil ka na, Aina. Manluloko ka! Paano mo nagawa sa akin to? Napakasinungaling mo, Roger! Napakasinungaling mo! Aina, napupuno na ako sa'yo, ha? At ikaw pa talagang may ganang mapuno. Ikaw na nga itong nambabae. Siguro sa kanya mo nakuha ang sakit mo, no? Tapos sa akin mo pa binibintang. Mabuti talaga at gumaling na yan. Dahil kung hindi, baka ako pa ang nahawaan mo. Napakahayop mo talaga, Roger! Manluloko ka! Manluloko ka! Sabi na tumigil ka na eh! Inamin ko na nga sinto ko sa kanya, di ba? Ano ba bang gusto mo marinig, ha? Aray! Aray! Masasaktan ka talaga kapag hindi ka pa tumigil dyan sa kaabunganga mo. Naiintindihan mo ba yon, ha? Sumagot ka kapag kinakausap kita! Oo, naiintindihan ko. Sa susunod, huwag mo na pakialaman ang gamit ko, ha? Dahil kapag nahuli pa kita, lalagyan kita ng permanenteng makeup dyan sa mukha mo! Mamiya, yun
Yun ang unang beses na nasaktan ako ni Roger. Ang plano ko talaga noon ay aalis na dapat ako at makikipaghiwalay sa kanya. Pero habang iniimpake ko ang mga gamit ko ay pinigilan niya ako. Humingi siya ng tawad at nangako na hindi na yun mauulit pa. Nabigla lang daw siya. Nangako rin siya na iiwanan na niya ang babae niya dahil ako naman daw talaga ang mahal niya. Aaminin ko na natakot na ako sa kanya noon dahil parang ibang Roger ang kausap ko at nanakit sa akin ang umagang yun. Pero Mama Mia, mas nanaig sa akin ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya kesa sa takot ko. Kaya pinatawad ko siya at muli kaming nag-aayos. Pero ang pag-aaway na yun ay nasundan pa ng ilang beses. Hanggang sa naging madalas na rin ang pananakit niya sa akin ng pisikal. Ang sabi sa akin ni Glenda ay iwanan ko na raw si Roger. Pero hindi ko magawa, Mama Mia, dahil sobrang mahal na mahal ko siya. Hanggang isang araw, habang sabay kaming nag-go-grocery ni Glenda, ay nakita namin si Roger kasama ang kanyang dating asawa at limang mga anak. Alam ko naman na sinosustentuhan pa rin niya ang mga anak niya, pero ang sabi sa akin noon ni Roger ay hindi na niya kinakausap ang dati niyang asawa. Nagpapadala na lang siya ng pera sa bank account nito. Pero nang oras na yun, Mama Mia, ay iba ang nakita ko. Nakangiti silang magkakasama na para bang isang napakasayang pamilya na nagbabonding. Sobra akong nasaktan ng oras na yun. Hindi ko siya sinugod pero alam kong nakita niya ako na dumaan sa harap nila. Nagmamadali akong umuwi ng apartment at nagsimulang mag-empake. Sa pagkakataong ito, Mama Mia, ay desidido na ako na iiwanan ko na si Roger. Aina, anong ginagawa mo? Bakit nag-iimpake ka ng mga gamit mo? Aalis ako! Iiwanan na kita! Ano bang sinasabi mo? Ilan mo lang nga yan? Roger, ayoko na. Napabagod na ako. Napabagod na akong masaktan. Akala ko ba naghiwalay na kayo ng asawa mo? Pero bakit parang iba yung nakita ko kanina? Bakit ang saya-saya ninyong magkakasama? Para lang sa mga anak ko yun. Pero hindi naman talaga ako masaya kapag kasama ko siya. Pwede ba? Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Aalis na ako at iiwanan na kita. Pag-usapan naman muna natin to ng maayos. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Kitang-kita ko naman na ang lahat eh. Ano ba kasing nakita mo? Kung gaano ka kasaya kasama ang pamilya mo! Aina, sinabi ko na sa iyo to dati, di ba? Matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. At ang dahilan na lang ng komunikasyon namin ay ang mga anak ko sa kanya. Iyon lang! Pero akala ko ba, hindi na kayo nagkikita? Akala ko ba pinapadalhan mo na lang siya ng pera sa bank account niya? Bakit magkakasama kayo kanina? Bakit ang saya-saya ninyo? Aina, wala na talaga kaming relasyon. Yung nakita mo kanina, wala lang akong choice kasi kasama namin ang mga anak ko. Tama na, Roger. Ayoko na talaga. Itigil mo na ang mga pagsisinungaling mo. Itigil na rin natin to. Dahil ang sakit-sakit na eh. Hindi mo na ba ako mahal? Ano bang klaseng tanong yan? Kaya ba hindi mo masagot? Kasi hindi mo na talaga ako mahal? Roger, kung hindi kita mahal, matagal na kitang iniwan. Pero nandito pa rin ako, di ba? Pero iiwanan mo rin naman ako eh. Aalis ka rin. Ayaw mo na ba talaga sa akin, Aina? Ayaw mo na bang ayusin natin to? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Masyado na akong nasasaktan. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan sa ginagawa mo ngayon? Naku, hindi pa kita naabutan dito sa apartment. Uuwi pala ako nang wala ka na. Kasi alam ko naman na hindi ako ang kailangan mo, Roger.
Kung mahal mo pa ang asawa mo, tatanggapin ko naman yun eh. Pero ikaw nga ang mahal ko. Aina, maniwala ka naman sa akin oh. Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko rin namang mawala ka. Pero para kasi hindi na tama. Ano bang hindi tama? Inuwanan ko naman ang pamilya ko para sa'yo, di ba? Kaya kung ano man ang nakita mo kanina, wala lang yun. Dahil ikaw talaga ang mahal ko, Aina. Ikaw lang. Please naman oh, ayusin natin. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At kagaya nga ng dati, Mama Mia, hindi ko na naman natiis si Roger. Pinatawad ko siya at muli kaming nagkaayos. Hindi ko rin kasi matiis na nakikita siyang umiiyak sa harap ko at halos nagmamakaawa na wag na akong umalis. At tuluyan na rin akong naniwala sa mga sinabi niya na ako talaga ang mahal niya at kinailangan niya lang daw talagang pakisamahan ang dati niyang asawa dahil sa pakiusap ng kaniyang mga anak. Pero parang iba kasi yung nakita ko nung araw na yun, Mama Mia. Dahil yung mga ngiti na nakita ko sa mga labi ni Roger ay parang totoo at hindi nagpapanggap lang. Ramdam ko na totoong masaya siya kasama ang kanyang pamilya. Mama Mia, alam ko na katangahan ang ginagawa ko pero mahal ko talaga si Roger. Sinubukan ko mang makipaghiwalay noon sa kanya ay alam ko sa sarili ko na hindi ko nakakayanin pang mabuhay kapag wala siya sa akin. Minsan pa ay pinakialaman ko na naman ang cellphone niya habang natutulog siya. At nakita ko ang palitan nila ng messages ng dati niyang asawa na si Maren. Humihingi siya ng tawad dito at gusto niya na raw makipagbalikan. Ang sagot naman ng dati niyang asawa ay pag-iisipan nito ang lahat. Mama Mia, hindi ko na yun sinabi pa kay Roger. Hindi ko na siya inaway. Dahil iniisip ko na kapag ginawa ko yun, ay baka siya naman ang umalis para balikan ang dati niyang asawa. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Lalo na at pakiramdam ko ay isa na lamang akong parausan ni Roger. Mawawala siya ng ilang araw sa apartment para raw ayusin ang negosyo nila. At kapag uuwi naman siya, ay pipilitin niya na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod ako at wala sa mood. Pero palagi ko rin naman siyang pinagbibigyan kahit ayoko talaga. Dahil iniisip ko na baka iwanan niya ako kapag wala na siyang napapakinabangan sa akin. Minsan tuloy ay napapaisip ako na paano kapag nangyari na yun. May ibang lalaki pa kaya natatanggap at mamahalin ako ng buo? Paano kung wala na? Kakayanin ko kayang mag-isa? Mama Mia, sana ay matulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa aking problema ngayon. Hindi ko na kasi alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang relasyon namin ni Roger dahil sinasabi niya na ako talaga ang mahal niya? O dapat ay ako na ang tumapos ng lahat sa aming dalawa dahil pakiramdam ko ay mahal niya pa rin ang dati niyang asawa? Muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pag-ere ninyo nitong sulat ko. More power and God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, Mama Mia. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Aina.